23 ng Marso, Sabado, sa 2nd linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan ang mga pariseo at mga guro ng batas. Tinatanggap niya ng mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga pariseo at mga guro ng batas. May isang taong may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, "Itay, ibigay ninyo sa akin ang parte ko sa mana." At hinati sa kanila ng ama ang ari-arian. Pagkaraan ng ilang araw, tinipo ng bunsong anak ang lahat ng kaniya at naglakbay sa malayong lupain. Doon niya winaldas ang sa kaniya sa maluwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kaniya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at nagsimula siyang maghikahos. Noon siya natauhan at nag-isip, "Gaano karaming arawan sa bahay ng aking ama na labis-labis ang pagkain at namamatay naman ako dito sa gutom. Titindig ako, pupunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, 'Itay, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo.'" Kaya tumindig siya papunta sa kanyang ama. Malayo pa siya nang matanaw ng kanyang ama at naawa ito. Patakbo nitong sinalubong ang anak, niyakap at hinalikan. Sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, "Madali, dalhin niyo ang dati niyang damit at ibihis sa kanya, sapagkat namatay na ang anak kong ito at nabuhay, nawala at natagpuan." At nagsimula silang magdiwang. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok, kaya lumabas ang ama at nakiusap sa kanya. Sinabi sa kanya ng ama, "Anak, lagi kitang kasama at sa iyo rin ang lahat ng akin. Pero dapat lamang na magdiwang at magsaya dahil namatay na ang kapatid mo at nabuhay, nawala at natagpuan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. May isang taong may 2 anak na lalaki. Parehong nakapagbigay ng sakit ng loob sa kanilang ama ang 2 anak. Lumayas ang bunsong anak pagkatapos na kunin ang kanyang mana. Nilustay ang kanyang mana sa masamang pamumuhay at nagsisi naman sa bandang huli. Samantala, ang panganay na anak ay nanatili ngang kasama ng kanyang ama, pero masama naman pala ang loob niya sa pagtatrabaho. Galit siya sa kanyang kapatid at galit din siya sa kanyang ama dahil pinatawad at ipinaghanda pa ang suwail niyang kapatid. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling maunawain, mapagpatawad at mapagmahal ang ama sa magkapatid. Ganito rin ang Diyos Ama sa ating mga anak niya. Napakaraming sama ng loob ang ibinigay natin sa kanya dahil sa sari-saring mga kasalanang ginagawa natin sa kanya at sa ating kapwa. Ganun pa man, hindi nababawasan at lagi pa rin sagana sa mapagpatawad na pagmamahal ang Diyos sa atin. Sa kaugnayan natin sa Diyos, laging higit na makapangyarihan ang kanyang pag-ibig kaysa sa ating kasalanan. Matiyaga siyang naghihintay sa bawat isa sa atin, hindi para tayo sumbatan o parusahan, kundi para igawad ang kanyang pagpapatawad. Pagsasagawa, kailan ka naging katulad ng bunsong anak? Paano ka naman naging katulad ng panganay na anak? Subukan mo namang tularan ang ginawa ng ama sa talinhaga.